Hi class, welcome back to our channel. In this video, I will show you how to find the area under the normal curve using z-scores. Pero bago yun guys, kailangan i-prepare nyo muna yung inyong standard normal table. So ito yung gagamitin natin para makuha natin guys yung area ng ating z-scores. Okay? So let's have example number 1. So find the area under the normal curve between z equals 0 and z equals 1.54. So ang first step dito guys is una, igagraph muna natin yung ating dalawang z-scores. Pero since 0 naman yung isang z-score, so automatic yan yung ating mean na nasa gitna. Okay, so ang ipa-plot lang natin is yung 1.54 na makikita natin sa bandang right side ng ating mean. So let's say ito yung ating 1.54. So approximate lang naman yan guys. So after nyo ma-plot yung 1.54 is ang pinapakuha yung area which is between the 0 and yung ating given na z-score. So ito yun. Okay? So para makuha guys yung area na to, babalik tayo ngayon dun sa ating z-table. Okay, so since ang value ng z-score natin is 1.54, so hahanapin natin yan using our table. So this table gives the area between the 0, between the mean, and nung ating z-score, no? So since 1.54 yon, so makikita natin yon kay 1.5 and doon sa intersection nila ni 0.04, 'di ba? 1.5 then may 4 dito sa taas. So that is 1.54. So ang area natin is 0.4382. Nakuha ba, guys? So 'yan na yung ating magiging area ng normal curve. So yung iba kino-convert yan to percentage, pwede rin naman. So depende din sa pinapahanap dun sa problem. Okay, so kung i-convert yan to percentage, that is equivalent to 43.82%. Okay, guys? So next, let's have example number 2. So find the area between 0 and negative 2.12. So ang ipa-plot lang natin dito is si negative 2.12 since 0 is located na dun sa gitna ng ating curve. So estimate lang natin. So, makikita natin si negative 2.12 between negative 2 and negative 3. So, ang pinapakuha dito guys is yung area ng between 0 and negative 2.12. Okay? So, since negative yung ating z value dito guys, since symmetrical naman yung ating normal curve, meaning yung area ng negative 2.12 is parehas lang dun sa area ng ating positive 2.12. Okay, so using the table, again, this table gives the area between the z-score and the mean, yung 0. Lagi siyang from the mean, okay? So, dito we have negative 2.12. So, hanapin lang natin yung 2.12. So, makikita natin yung kay 2.1 and yung ating 0.02. So, pagka pinag-add natin yan, that's 2.12. So, ang area nila is 0.4830. Okay? So, ang final answer natin dito is, so, ang area ng shaded region natin is 0.4830 or 48.30%. Nakuha ba guys? So let's have example number 3. So find the area under the normal curve between z equals negative 2.35 and z equals 1.68. So, dito guys, hindi na siya between the mean, yung between the 0, di ba? So, plot natin yung dalawang z-scores natin. Una, si negative 2.35.
So, si negative 2.35 is makikita natin between negative 2 and negative 3. Then, si 1.68 naman is in between ng ating 1 and 2. Tama? Then, ang pinapakuha is yung area between sa kanilang dalawa. So, una, para makuha natin yung total area natin, is since ang table na meron tayo is from the mean lang lagi, so, kailangan makuha muna natin tong area na to. Then, ipa-plus natin dun sa area ng 0 papunta kay 1.68. So, therefore, dalawang area yung kukunin natin doon sa ating z-table. Okay? Then, to get the total area, ipagpa-plus lang natin. Nakuha ba, guys? So, start tayo. We have negative 2.35. So, that is 2.3. And sa may taas, we have 0.05. So, ang area natin dito ay 0.4906. Okay? So, tandaan yan. So, we have 0.4906. Then, yung area naman ng 1.68. Balik tayo sa table. We have 1.6. Then, 0.68 or 0.08 sa taas. So, ang kanilang intersection ay 0.4535. Okay? So, we have 0.4535. Okay? So, to get the total area ng ating area between ng z-squares natin. So, ipagpa-plus lang natin si 0.4906 plus 0.4535. Okay? So, ang total area natin, so we have 0.9441 or this is 94.41%. Okay? Naintindihan na ba itong number 3, guys? So, let's proceed to example number 4. So, between z equals 1.52 and z equals 2.5. So, again, plot muna natin yung ating dalawang z-scores. So, we have 1.52. So, nandito yan banda. Ito yung ating 1.52. Then, 2.5 natin is between 2 and 3. So, ang pinapakuha is yung area, guys, between these two z-scores. So, ito lang yan. So, medyo maliit yung ating shaded region this time. Okay? So, kanina, guys, dun sa example number 3 natin, is magkahiwalay yung dalawang z-score. So, ang formula na ginamit natin dito is pinag-plus lang natin. Okay? So, this time, pagka ganito yung case, guys, pag magkasama yung dalawang z-score sa iisang side, ang formula natin dito is kukunin natin yung area ng 2.5, then kukunin natin yung area ng 1.52, then ima-minus natin para makuha natin yung ating area ng shaded region. Okay? So, same lang yung case nito, guys. Kapag ka yung ating z-score is parehas na nasa left side. Okay? So, pagka ganito yung case, parehas negative yung z natin, ang gagawin nyo dyan is ipagma-minus din. Okay? So, ito yung isang case ng ating normal curve. So, try na nating sagutan to. So, kunin natin yung area ng 2.5. So, using the table, we have 2.5. So, that is 0.4938. Okay? Next is kunin natin yung area ni 1.52. So, we have 1.5. Then, yung 0.2. So, we have 4357. Okay? Or 0.4357. Then, after natin makuha yan, so, to get the area of the shaded region, so, this time, instead na ipagpa-plus natin, ang gagawin natin is minus. Okay?
So the area is 0.4938 minus 4357. So ang area natin this time is 0.0581, or this is 5.81%. Nakuha guys? So let's have another example. So this time, isa lang yung given nating z-score, which is -1.31. Yun nga lang, ang case natin this time is to the right. Okay, to the right of z equals -1.31. So ano bang itsura niyan? So una guys, i-graph lang muna natin yung -1.31. So makikita natin yan in between -1 and -2. Okay? So pag sinabi natin to the right, so therefore, ang shaded region natin is yung buong nasa kanan ng ating z-score. So graph muna natin. To the right, so lahat ng nasa kanan. Okay? So dito guys, kung i-analyze natin yung graph natin, ang para makuha yung total area ng ating shaded region is kukunin natin yung area ng ating -1.31 papunta dun sa 0. Then itong right side naman natin na to, ito ay automatic na 0.5. Okay, kung natatandaan nyo yung property ng ating normal curve, yung kalahating part ng ating normal curve is equivalent to 0.5 or 50%. Kasi di ba yung whole is 1. So this time, we have 0.5. Okay? So para makuha yung total is kukunin natin yung area ni 1.31, then ipa-plus natin yung 0.5. Okay, so try na natin. So using the table, kunin natin yung area ni 1.31 from the mean. So we have 1.3, nandito yan. 1.3, so ito yung ating 1.31. So we have 0.4049. Okay. So to get the total area is ipagpa-plus lang natin yan guys. 0.4049. Plus 0.5. So this is equivalent to 0.9049. Okay? So yung case na to guys is same lang ng case kapag ka ang given naman, example, may panibago tayong given, no? So ang same case niya is kung positive yung z, tapos to the left naman. Di ba pagka nag to the left tayo dito, ibig sabihin, kukunin mo to, then magpa-plus ka ulit nito. Kasi to the left. So, parehas lang sila nang gagawin. Yun yung plus 0.5. Okay? So, next, let's have another case. Number 6. To the right of z equals 1.78. So, ano kaya pinagkaiba nito doon sa ating example kanina? So, graph muna natin. So, ang 1.78 is makikita sa right side ng ating normal curve between 1 and 2. Okay, so pag sinabing to the right, so sa kanan yung ating shaded region. So, dito pa lang guys, sa graph pa lang, makikita na natin yung difference ng example 5 natin dito. Kanina, sinakop niya yung halos kalahati. This time, kumuha lang siya ng small part dun sa isang side ng normal curve. Okay? So dito, instead na magpa-plus tayo ng 0.5, ang gagawin nyo para makuha natin yung area ng ating shaded region, instead of plus 0.5, magma-minus tayo ng area sa 0.5. Okay, so diba ito yung ating 0.5? So para makuha natin yan, yung shaded region, kukunin natin tong area na to, then isusubtract natin kay 0.5. Okay, so try natin. So ano ba yung area ni 1.78 from the mean? So gamit yung table, we have 1.78. So this is 1.7. Ito yung ating 0.08 sa taas. So ang intersection nila is 0.4625. Okay, so we have 0.4625.
So, ito yung area ng 1.78 papunta dun kay mean. Okay? So, para makuha natin, guys, yung area ng ating shaded region, ang gagawin nyo is 0.5 minus yung area na nakuha natin sa table, which is 0.4625. Okay? So, solve natin. 0.5 minus 4625. This is 4625. That is 0.0375. Okay? Or this is 3.75%. Nakuha, guys? So, yung case na to, guys, is same lang siya nung case kapag ka ang given natin is negative yung ating z-score. Kung negative yung ating z-score, tapos ang pinakuha is yung to the left, ito yun. Okay, so parehas lang sila ng case, guys. Okay, so this is the end of our video. I hope, guys, may natutunan kayo. So if you have questions or clarifications, kindly put them in the comment section below. So thank you, guys, for watching. This is Prof D. I'll catch you on the flip side.